sa dami na nangyayari sa ating mundo, lalong-lalo sa Pilipinas. Dapat siguro, ano yung makakapagpasaya sa buhay natin, gawin na natin. Ito na yung tamang panahon para ipakita natin sa mga mahal natin sa buhay. Yung pag-aalaga at pagmamahal natin sa kanila. Kaya kapag natapos na to, at nakabalik na tayo sa dati nating buhay at trabaho, iparamdam natin kung gaano natin sila kamahal. Kaya ikaw, Jerome, huwag mo nang pakakawalan si Bubbles, ha? Swerte ka dun. Oo, tsaka nakakatakot din, eh. Pag nagalit yun, oh, may kilalagyan ako. Matanong kita, kailan ka ba lalagay sa tahimik? Ay, nangyari na lagi kong iniisip ngayon, eh. Sa tuwing nakikita ko si Bubbles, nahiya na ako sa kanya. Dahil siyempre, gusto ko siyang iyayain magpakasal, pero buhay natin, parang hindi ko alam kung saan ako dadalhin, eh. Dati, buong buo ako. Dati, kaya kong ibigay sa kanya yung magandang buhay. Eh, ngayon, hindi ko alam kung mabibigay ko. Alam mo, Rona, mahirap din ang pinagdadaanan ni Bubbles. Lalong-lalo na wala siya ng anak. Inaasahan niya na magkakaroon kayo ng isang buo at masayang pamilya. Alam ko, hindi lang nagsasalita yung taong yun. Pero siyempre, pinangahawakan niya ang lahat ng sinasabi mo. Kaya sana, kung makakabalik tayo sa dati nating buhay, tuparin mo lahat ng pinangako mo sa kanya. Pakasalan mo siya. Kasi, kapag natapos na to, kahit gusto mo natin balikan yung nakaraan, hindi natin magagawa. Dahil lumipas na.